isang binata, ang pinagkalooban ng napakagwapong mukha at tangkad ng may kapal. A special agent, businessman who owns the Spin Empire, a 100% womanizer. For him, love was not exist, last dead. Isang araw kinausap siya ng lolo niya, pakakasalan niya ang isa sa mga anak na babae ng Ying's Empire, na kahit kailan ay hindi pa niya nakilala. Ngunit bago dumating ang engagement party nila, that lady ran away. So he has no choice but to fly back to the Philippines and continue his precious life. Samantala si Anne Mae Ying, the heiress of Ying's Empire, tinakasan niya ang kanyang lolo at ang kanyang engagement dahil sa pagre-rebelde sa lolo niya. Isang araw bago ang engagement party nila at dinala siya ng kanyang mga paa dito sa Pilipinas. Until one day, her friend told her that alam ng lolo niya kung nasaan siya. Habang tinatakasan niya ang mga tao ng kanyang lolo, she followed what her best friend's advice, which is ayong magpanggap sa bagong katauhan, and that is being one of the maid ng mga Scott, and being a maid ni Gael Shin, his fiancé. Abangan kung paano tayo pakikiligin sa pagtatagpo ng dalawa, at kung paano mabubuo ang love story nila. At nagsimula sa... Ow! She winced when she bumped into a huge body when the man in front of her abruptly stopped. But she suddenly raised her brow when she heard what that man said. The fudge! He cursed. So she raised her face and looked at the man who shouted in front of her. They were both wearing masks and sunglasses. So she doesn't even recognize who the hell this man is. At dahil nagsisipasukan na mga pasahero sa plane, kaya hindi na niya nabigyan pa masyado ng atensyon ng lalaki. Kaya dire-diretso siyang umupo sa seat number niya. Tss! She heard him hiss. People these days don't even bother to know how to say sorry, the man said. But she doesn't mind it. Gusto lang matakasan ng lolo niya. She closed her eyes. Tomorrow is supposed to be her engagement. Supposed to be their engagement to Shin. But she runs away. All this time, naging mabuti naman na apo to her lolo since her parents died. But not to the point that even her freedom, her lolo gonna take it. No, no, no way. She sighed deeply. Samantala, Gael sits next to the girl who bumped her a while ago. He doesn't figure out her face because that lady is wearing black mask and a black sunglasses. And her clothes spell luxury. But her perfume grabbed his attention, and the smell seemed so familiar. He shook his head, and sit properly. He closed his eyes and took a deep breath. Tomorrow is his engagement to that lady, but his fiancée runs away. He doesn't know, but part of him is a bit dismayed about what happened, and some part of it, of course, happy. He loves his freedom, but he loves his grandpa more. But what happened is kinda insulting to his ego. Jeez, ang pinag-aawayan ng mga babae ay tinakbuhan lang ng magiging fiancé niya. Sanay siya na siya ang nangiiwan at tumatakbo, hindi siya ang tinatakbuhan. And he clenched his fist and tightened his jaw. If one day that lady came back and his lolo asked him to marry again, he swear, he would pay for what she did. Samantala, I got the eye of a tiger. A fighter dancing through the fire, 'cause I am a champion, and you're gonna hear me roar, louder, louder than the lion, 'cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Annie sang while crossing the street. She's wearing a headset on her ears. May mga bit-bit siyang plastic bags na may mga laman na pinamili niya sa isang grocery stores. Nasa kalagitnaan na siya ng kalsada nang biglang may bumusina ng pagkalakas-lakas. Na pati ata tutuloy niya ay nakalabas na sa sobrang lakas noon. Nang biglang, and to her horror, the car is running closely to her. Because of shock, nabitiwan niya ang lahat ng hawak niya. And she got out of balance. Ow! The hell! She winced nang bumagsak ang balakang niya sa sementadong kalsada. Narinig pa niya ang pabubukas ng sasakyan na makakabangga sa kanya. Hey you! Damn it! Are you trying to kill yourself? Sigaw nitong lalaki sa kanya. Nakita pa niya ang paglagay ng dalawang kamay nito sa bewang. Ah, talaga naman, she angrily said to herself.
Then she stood up and faced the arrogant man in front of her. Nagkaroon siya ng pagkakataon para pagmasdan ang mukha nito. But hindi nga lang niya maaninag dahil sa itim na mask na suot nito at naka-shades pa ang moko. Wow ha! Parang takot na takot makakuha ng virus ang buwisit na lalaking to. Nakita pa niya ng pagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa saka umiling-iling. You? She said, sabay duro dito. Ikaw na nga munting makabangga. Still you have the audacity to call me dimwit? Galit na wika niya sa lalaki. Wow! As if it is my fault, lady. Kung hindi ka ba naman tanga, nagsusuot ka pa ng headset dyan sa tenga mo while you were crossing the street. Eh di sana hindi ka maaksidente. Pabalik na inis na wika din ito sa kanya. Pinagpagan niya muna ang kanyang shorts saka muling nagsalita. Look who's talking! Kung hindi ka sana nagpapatakbo ng matulin na tumitingin sa traffic light, eh di sana wala kang maaaksidente. Wika niya na tinawanan naman ng huli, saka mabilis na tumalikod at pumasok sa sasakyan. Hey! Tawag niya dito. And where do you think you're going? Habol niya nang sabi dito na mukhang narinig naman kaya itinigil ang pagsara ng pintuan ng sasakyan. So what now? What do you want? Money? Is this your strategy para magkapera? Sorry lady, but that won't work on me. Panunuyan itong sabi saka isinira ang pintuan ng sasakyan. The heck? Naging mabilis naman ang pagkilos ni Anne. Kaya nakuha niya agad ang isang balot na may lamang itlog. Na luckily hindi mga nabasag. At mukhang ngayon palang ito mababasag. Akmang aandar na ang sasakyan ng mokong nang humarang siya sa harapan ng sasakyan. Saka isa-isang pinagbabato ang mga itlog na nasa plastic bag niya. Yan! Yan ang nababagay sa'yo! Hambog na mama na talo pang coronavirus! Sigaw niya habang binabato ang sasakyan ng mokong. Magara lang ang sasakyan mo! Pero talo yan ang itlog ko! She added. Halos inihingal siya sa pagbabato nito. Damn it! Wika ni Gael nang pagbabatuhin ng dalaga ang kanyang kotse. At mukhang uubusin pa ata ang itlog na mga pinamili nito sa sasakyan niya. Kaya mabilis siyang lumabas ng sasakyan. Ngunit hindi niya napaghandaan ang pagdapo ng isang itlog sa mukha niya. Shit! Mura niya nang mabasag sa mismong mukha niya ang itlog na binato ng dalaga. At mukhang hindi pa nakontento at sinunod-sunod pa ang pagbato nito sa kanya. You stop it! Galit niyang sigaw dito. But he almost stuck up when she removed her face mask and stuck her tongue out at him. Buti nga sa'yo mamang kamukha ng coronavirus. Nakataas na kilay na wika nito. FYI, I don't need your money. Marami ako niyan, she added. Pray that we will not cross our path again. Or else I swear you will gonna regret it. Pagbabanta nito. Saka mabilis na pinulod ang ilang pinamili at naglakad na palayo sa kanya. Ah, Korean ha? Let us see, he said while tightening his jaw, and fastly got in the car and drove it away. Darn it, padabog na wika ni Annie pagdating niya ng kanyang bahay. Pabagsak niyang inilapag ang luray-luray na mga gulay at iba pang pinamili niya na naisalba niya kanina. What happened to you? Takang tanong ng kaibigan niyang si Tony na kasama niya dito sa bahay na nabili niya. Tony is a Pilipina. Nagkataon lang na pareho silang nagka-interes sa bahay na tinitirhan nila ngayon. Kaya napagkasunduan nilang maghati sa pagbili nito. So here are they, living with the same roof and became a BFF. Tony can speak Korean also, dahil mahilig ito sa mga Korean nobela at mga K-pop. Kaya mabilis lang naging palagay ang loob nila sa isa't isa. Siya naman can speak both languages, Tagalog and Korean, because she is a half Filipina and half Korean. She was born in Korea, but her mom taught her how to speak and understand Tagalog languages. Hey, Ann, you okay? Tanong nito habang pinitik-pitik pa mga daliri sa harapan ng mukha niya. Haya! I'm not okay, that bastard. Dahil sa kanya, luray-luray ang mga gulay ko. Wala ang mga itlog ko and worst, pati mga prutas ko nagsipagulungan sa kalsada. Sayang ng mga yun. Inis na turan niya. Teka lang naman, sino ba yung pesteng yan at nang makutusan? Tanong nito sa kanya. I don't know, she said while pouting her lips. I didn't even saw his face. Mokong na yon. Kung maka-face mask, kala mo hinahabol pa ng virus eh. Sumbong niya.
Ay, yun lang. Hindi mo natandaan at nakita ang peslak ng bruho. Wika nito sabay tumayo. Yaan mo na? Isipin mo na lang maagang na mahinga ang mga prutas mo kaya nawala na sila dito. Sabi pa nito sabay hagik-hik. Eh paano yung mga itlog ko, Aber? Nakabusangot niyang tanong dito. Eh ano bang nangyari at wala ang mga itlog mo? Kunot noong tanong nito sa kanya. Ipinagbabato ko sa sasakyan niya at sa pagmumukha niya. Sagot niya sa kaibigan. What? Seriously? Nagawa mo yun? Hindi makapaniwala na tanong nito. Oo, tinawag ba naman akong Demwet? Siya na nga ang makakasagasa sa akin. Siya pa ang may ganang magsabi ng ganon. Sumbong niya pa dito. What? Halos pasigaw naman na tanong nito. Tonsa, masakit na ang eardrum ko sa lakas ng boses mo. Reklamo niya sa kaibigan at umakto pang hilot-hilot ang kanyang tenga. Wow, te. Sa lakas ng mga utot mo, hindi ako nagre-reklamo. Paano pa kaya yung amoy, Aber? Lahat ng yun natiis ko. Yan lang nasigaw ko lang nagre-reklamo ko na agad. Wika nito na ikinangiti niya. Sorry, BFF. Yaan mo next time mas lalakasan at pababahuin ko pa. Sabi niya dito na sinabayan ng malutong na tawa. Peste. Nawika na lang ng kaibigan niya na nakakatawa na din sa kalokohan niya. Samantalang kunot ang noo at talo pang pinagsakluban ng langit ang mukha ni Gael habang papasok ng office. Good morning, sir. Bati sa kanya ng mga empleyado niya pero hindi man lang niya pinansin ang mga yon. Wala siya sa mood lalo na ngayon at mainit ang ulo niya because of what happened a while ago. Pabagsak siyang umupo sa kanyang swivel chair. At inikot yon, kaya ngayon nasa wall glass na siya. Nakaharap tanaw ang mga naglalakihang building din na nasa labas. Ganito siya pag masama ang mood at naiinis. Oh well, sino bang hindi maiinis sa nangyari kanina? Dinumihan lang naman ang baby niya. At sa tanan ng buhay niya ay ngayon lang may naglakas ng loob na gumawa sa kanya noon. Pinasadahan niya ng tingin ng kanyang suit na may bakas pa rin ang nabasag na itlog kanina. Pero ang umagaw talaga sa kanyang atensyon ay ang napakagandang mukha ng dalaga nang matanggal nitong face mask. And that face is very familiar. Hindi niya talaga alam kung nagkita na ba sila o ano. At kahit hindi man niya alamin, he knows that she has a blood of Korean. Jeez. He hissed and shook his head. Kaya mabilis siyang tumayo at naglalakad patungong secret room niya para maligo at magbihis. Saktong paglabas niya ng kanyang room ang pagpasok naman ng kanyang secretary. Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa. His secretary is his spell last. Napangiti siya sa naisip. Ilang beses na bang may nangyari sa kanila nito? But of course, he's not the one who initiated first. Pinagbibigyan niya lang ang mga ito na matikman siya. Tss. Morning, babe. Malambing na tawag nito sa kanya na ikinakunot ng kanyang noo. Babe? Takang tanong niya. We were in the office, Eve. Madiin niyang wika dito. Ngumiti naman ito sa kanya saka lumapit at umaplos sa dibdib niya. Why? What's wrong? Tayong dalawa lang naman ang andito. And besides, how many days ka ding nawala? Namiss ko na ikaw and you know, you think. Malanding wika nito. At hinawakan ng isa pang baby niya. The fudge! Mura niya. Saka mabilis na hinablod ang dalaga at pinatalikod ito. Is this what you want, huh? He asked while unbuckling his belt and unbuttoning his pants while his other hand was squeezing Eva. Mabilis niyang kinuha ang kanyang protection sa drawer at inilagay sa kanyang kayamanan. Bago itinaas ang palda nito at ibinaba ang lace ng suot ng secretary. And in one swift move, he entered her. Pareho silang humihingal. Here, clean yourself. Utos niya dito sabay abot ng wet wipe sa sekretarya niya habang inaayos ang kanyang pantalon. Why so rude today, ha? Huh? Takang tanong nito sa kanya. He looked at her intently and sighed. Eve, I thought we talked about this, right? I don't want commitment. Malamig na wika niya dito. So please stop calling me that babe thing. Especially if when we are here in the office. You got it? He added. Nakita naman niyang bumalatay na lungkot sa mga mata nito dahil sa sinabi niya. I'm sorry, sir. I thought I already have a space there in your cold heart. But it seems I'm just dreaming. Napangiti naman ito. No worries.
I will not assume anymore. Wika nito sa kamabilis na naglalakad patungong pintuan. Akmang bubuksan na nitong pintuan nang bigla itong huminto at tiningnan siya. Thanks for that, sir. She said then went outside the room. Naihilamos naman niya ang kanyang mga palad sa kanyang muka. Ito na nga bang pinakaayaw niya pag tumatagal sila ng kanyang mga fubu. Lahat nag-assume na mahal na niya ang mga ito. He shook his head at umupo na lang at nag-focus sa kanyang gagawin. Samantala, tawag sa phone ang nakapukaw kay Annie na busy masyado sa mga pinirmahan niyang mga papers. Yes, she is working on her own company. Been 2 years since napadpad siya dito sa Pilipinas at nakapagpatayo ng sariling negosyo. More on cosmetic ang business niya na hindi niya akalaing tatangkilikin ng mga tao dito sa Pilipinas. And to her surprise, meron na din siyang iba't ibang branch from Luzon to Visayas. And now they are targeting to bring her cosmetic brand to other countries. Sa ngayon, nagsiship lang muna sila sa iba't ibang bansa because they have their own online shop. At pumapatok iyon ngayon. She is very thankful na kasama niya sa pagpapatakbo ang kaibigang si Tony. Na dating sawi sa pag-ibig na magkakilala sila pero ngayon in love na naman ngayon. But not to a guy, but to their business. Dahil mas may time pa ito dito kaysa sa pagbo-boyfriend niya. Napangiti siya sa naisip. Hoy, Annie Mae, ha? Ang tagal ng answer-answer, anong meron? Halos pasigaw nitong tanong sa kabilang linya. Busy lang po. Nangingiti niyang sagot dito. Bakit yun? She asked. Oh well, umpisahan mo na mag-run away, Koreana. Wait at aakit ako dyan. Wika nito at beep tone na lang ang narinig niya sa kabilang linya. Kunot noon niyang tiningnan ng kanyang phone. Ibababa pa lang niya iyon nang biglang bumukas ang pintuan ng office niya at iniluwa doon ang kaibigan na hingal pa. Kaya napatayo tuloy siya bigla. What happened to you? Takang tanong niya. Tsaka man, hingal na sabi nito. What now? Nanlalaking mata niyang wika dito. Galit agad te? Heto na, your lolo already know that nasa Pinas ka. Sabi nito na ikinagulat niya. Wait, what? Paano niya nalaman? At paano mo nalaman? Takang tanong niya. Pero halos lumaki ang mga mata niya nang ipakita sa kanyang nasa phone nito. Ikaw ito, diba? The heiress of Ying Empire. Your lolo said there in the news that he already found her runaway heiress. And she is in the Philippines right now. And a day from now, they will bring you back to the place where you belong. Tuloy-tuloy na kwento nito. Oh my God! Natutup niya ang kanyang bibig sa gulat. Buti na lang pala updated sa Korean news ang kanyang kaibigan. Kung hindi wala siyang kaalam-alam, kukunin na lang pala siya ng mga tao ng lolo niya dito. And it's a big no-no. What should I do? Problemadong tanong niya sa kaibigan. Naputo lang sasabihin ito nang biglang nanlaki ang mga mata na nakatutok sa monitor ng screen. Kung saan minomonitor niyang ginagawa ng kanyang mga empleyado through CCTV camera. What the Koreana? I guess those are your lolo's men. Sabay turo sa screen monitor. Kaya mabilis ang kanyang ulo na kumiling at tiningnan ang sinasabi ng kaibigan. Jesus! Nasabi niya nang makilala ang mga tao ng lolo niya. Anong gagawin natin? Tanong niya sa kaibigan. Escaping time na, Koreana. Faster! Patiling sigaw nito. Sabay kuha ng gamit niya at niyaya siyang lumabas. Saktong paglabas nila ng office ay pagluwa naman galing ng elevator ng mga tao ng lolo niya. There he is! Koreanong wikang sigaw nito sa mga kasama sabay turo sa kanya. Yay! Tili niya sabay kabig sa kaibigan at pumasok ulit sa opisina at inilak yon. Omo! Omo! What to do? Natatarantang tanong ng kaibigan niya. Ikaw ang tumatakbo, te? At ikaw ang ninenerbios? Pangaasar niya sa kaibigan. Heh, singhal sa kanya nito. Mamaya ipasabit siya ako ng lolo mo, no? Baka isipin itinatago kita. Paano na ako? Ni hindi pa nga ako nagkaka-boyfriend. Ni hindi pa nga nawawasak ang aking... Ay, haharap na agad ako kay San Pedro. No, no, aray. O naman. Daing nito ng batukan niya. Daming sinasabi. Di ka nabilis. Sabay bukas ng secret backdoor ng office nila. Buti na lang at kinabisado niyang emergency exit ng building na ito.
Saktong paglabas nila ng exit door ang pagbubukas ng pintuan ng office nila. Rinig pa nila ang pagsabi ng leader ng mga tauhan ng lolo niya na halughugin ang buong office niya. Mabilis sa mga kilos nilang sumakay ng sasakyan at pinasibad iyon. So, saan ka niyan ngayon? Tanong nito sa kanya habang nagmamaneho siya. I don't know, Tony. What I know now is that I need to escape safely to Lolo's men. Problemadong sabi niya dito. But Anne, knowing your Lolo's connection, mabilis ka lang niya mahahanap. Sagot nito sa kanya. Bigla naman siyang napaisip sa sinabi nito. So ano, gagawin ko to? Wait! Patiling wika nito. I have an idea. Wika nito saka ngumiti. Ano? Tanong niya. Wait. Teka lang. Isipin ko pa, Koreana. Nakangisi nitong sagot sa kanya na ikinasingkit ng mga mata niya. Peste. Nasabi na lang niya. Bigla niyang naapakan ang brake ng kanyang sasakyan na makitang maraming lalaking naka-black suit ang nasa labas ng bahay nila. Oh! Shish! Mura niya. Ow! Daing naman ang kaibigan habang sapo nito ang noo. Ano ba? Oh my God! Koreana! Gulat na wika nito nang makita ang nakikita din niya ngayon. Those are your... Yes, they are. Putol niya sa sasabihin ng kaibigan niya. Dahan-dahan niyang itinabi sa gilid ng kanyang sasakyan. Alam naman niyang hindi sila makikita dahil tinted ang mga salamin niya. Kailangan na natin makaisip ng way para makatakas ka sa lolo mo. Hindi ko naman akalain na ganoon kakapresyos sa lolo mo ay ang pangit mo naman, Koreana ka. Pang-asar nito sa kanya. Hey, tigil! I'm thinking what to do right now. I need my stuff. Wika niya sa kaibigan. Kailangan mo muna magbalat kayo para hindi ka nila makilala. Oh wait, wika nito saka humarap sa kanya. I think nakaisip na ako ng dapat mong gawin. Korean, kailangan mo muna mag-disguise para makalayo dito at di ka mahanap ng lolo mo. Sabi nito na pumitik-pitik pa ng daliri. How? She asked again. Let me handle that girl, Tony said and raised her brow. Go drive now. Utos nito sa kanya. Ayos ah. Nasambit na lang niya sa kapi na sibad uli ang kanyang sasakyan palayo sa bahay nila. Napadpad sila sa isang maliit na salon. Dahil doon siya itinuro ni Tony. Anong gagawin natin dito? Tanong niya sa kaibigan. Bibili ng gamot. Pabalang nasagot nito sa kanya kaya sinamaan niya ito ng tingin. Ano pa ba kasi ang gagawin natin dito? Natural magpapaayos. Hala, upo na doon. Sabay turo sa upuan na nakaharap sa salamin. Hello, ganda. Bati sa kanila ng bakla. So ano ang gupit natin? Tanong nito. Wait, gupit? Gulat na tanong niya. Tony, ano to? Hello? Kala mo naman papatayin? Chill! Baling niya sa kaibigan na ang sarap ng upo sa sopa habang nagpapamasahin ng kanyang mga paa. For a change, bilis na at maghahanap pa tayo ng mga damit mo. Mamang, pakigupitan nga po yan ng bobcat at palagyan na din ng bangs ang Koreana na yan. Utos nito sa baklang hawak na ang gunting. Wait! Pigil niya dito. Napalunok naman siya. Kaya ba niyang i-let go ang long hair niya? Jeez! Binadecade na hindi niya ito pinapagupitan dahil yun ang alaala ng mommy niya. Her mom loves her hair so much. She combed it every day before going to bed. At isa pa isang rason kaya hindi niya yun pinapagupitan dahil sa childhood crush niya noon. Na hindi na niya nakita pa. But he left her hair clip as a gift for her. And a note. Saying that he really loves her hair. She shook her head. Ang tagal na ng panahong yun. Maybe it's time to let go. For the sake of her freedom. Sige na po. You can start now cutting my hair. Nakangiti niyang sabi. Hay, salamat naman. Kala ko nakikipaglaban ka pa para lang dyan sa buhok mo. Pang-asar sa kanya ni Tony. Che! Singhal niya dito saka umayos na ng upo at ipinikit ng kanyang mga mata. Tada! Pasigaw na sabi ng baklang naggupit sa kanya. Kaya mabilis siyang napadilat. Her mouth formed amwaw. Nang mapagmasdan niya sa salamin ng kanyang itsura, halos hindi niya makilala ang kanyang sarili sa kanyang bagong gupit ngayon. Welcome to your new life, Anne. Nawika niya sa sarili. Ganda naman this girl. Wika ng kanyang kaibigan at lumapit pa sa kanya.
Akalain mo yung Koreana? May mas gaganda ka pa pala. Kaso need ko rin sirain ang ganda mo. May mala-evil na wika nito at ngumisi pa. What do you... Hindi na niya na ituloy pa ang sasabihin niya nang isinuot nito ang eyeglasses sa mata niya. Ayan! Perfect! Wika nito na pumalakpak pa pero lumukot din ang muka at ngumuso sa huli. Ano ba yan? Kala ko pa naman papangit ka na dyan. But seems I'm wrong. Ba't ang ganda mo pa rin? Abay, hindi makatarungan ito. Reklamo nito. Ngumiti naman siya. Baliw ka talaga. So what's our next plan? Tanong niya sa kaibigan. Wait and see. She not the answer and winked at her. Maya-maya pa ay lumabas ulit ang tinawag nitong mamang at may mga bit-bit na damit. What's that? She asked. Obviously ba, Korean? It's clothes. Ito na ang mga gagamitin mo from now on. No more expensive clothes. Simple and cheap clothes muna tayo today. Tony explained. Tumangutang muna man siya sa sinabi ng kaibigan at inisa-isang tiningnan ang mga damit na daladala ng mamang. Go, choose and wear it. Utos nito sa kanya na agad naman niyang sinunod. Pek, pek, perfect! Masayang wika nito na pumapalakpak pa nang lumabas siya suot ang isang faded pants and simple t-shirt na suot. Pinasuot din sa kanyang isang comfy doll shoes. Welcome to your new life, Anne. And now you are Anna Rivera. Introducing the one and only Anna Rivera.